Yun lang naman ang gusto ko. Annyeonghanni! Welcome back to the outside world! 내가 어제 준 거 먹었어? 어제는 밖에 안 나갔네? 니모나 아오키 나가오셨 베이 아직도 슬퍼? 테카테카 은하하 mahina ka laban, isa-isa lang. Tsaka lumabas naman ako ngayon na. Teka, saan ba punta niyo? Kakagaling lang po namin sa feeding program. Anni, may deda-ver ane? A직도 슬퍼? 아니? Hindi ako sad, no? Puhit lang ako. Hindi ako naniniwala. Ay, sabi niya lang yan. Ito po siya yung mga nakarang panahon. Sige, kayo na po magsabi kung malungkot siya, ha? Comment down below. Pasok ka na, ate. Kainin mo po yung dala namin pagkain. Sige, kakainin ko yun mamaya. Kaso may kinikrave akong iba ngayon eh. Alam ko yan. Ay, kawansa! Ako naro. Yan. Anni, di pa din tara ako naniniwala. Sad ka po. Nani? Pintarani ka. Sad po siya, ano? Ate, sabi pa ni Oma at Apa, masama yung nagsisinungaling. Sabi din nila, himbakang baka may sad. Anha, ganito kasi yan. Meron kasi mga bagay na hindi mo pa masyado naiintindihan kasi hindi ka pa adult. Pero pag laki-laki mo palalo, mas mauunawaan mo yun. Pero to be honest, yan na, honest na ako.
sad ako. Medyo matagal na. Yogi? Apa? Di ko kasi makalimutan pa eh. Masakit kasi. Parang kailan lang kasi merong siya at ako. May kami. Parang kailan lang nandyan siya. Tapos ngayon, wala na. Okay lang po yan. Naintindihan ko yan. Ikaw talaga, para kang matanda magsalita. Naiintindihan mo yun. Okay, kain na tayo. Pero ate, ginoast ka ba niya? Ginoast? Ikaw ha, kung saan mo natututunan yan? Ikaw ha, ginoast? Eh, ginoast mo siya eh. Gusto mo yan? Say ah! Ah! Musta? Ayan mate. Pinapakain din ako ni mama nito pag malungkot ako or umiiyak ako. Alam ko na kasunod niyan. Sige nga, ano mo nalaman na umiiyak ako? Hi, kayo na po umusga netizens. Ay, malungkot na nga. Tapos umiiyak na naman siya. Tusikram. Ayan eh. Ayan na ako kumawo na pagtsagaan niyo yung drama ko. Anni, slipsa na dure burlo. Maame suwane, chandan chanyane. Alam mo, parang LSS ka dyan, ha? Kasi tagal ko nang napapakinggan yan sa inyo eh. Ay, speaking of sa inyo pala, meron akong bibigay kay Oma at Apa mo. Kasi alam ko na kayo yung palaging nag-iiwan ng food sa akin. Salamat sa Diyos kasi naturoan namin siya ng papa niya sa aral at turo ng Biblia. Nakita ng bata kung gaano kalungkot at kasakit. Bago pa lang eh. Masakit talaga. Nakita ni Unha isang saglit, may ngiti. Pagkatapos, may luha na kanina lang andyan. Tapos ngayon, wala na. Alam mo, nung lagi pa namin kasama ang papa niya, lagi niyang pinapalakas ang loob namin sa aral ng Diyos. Pa, kaya mo ba? Kakayanin. Sa tulong at awa ng Diyos. Basta, kahit anong mangyari, tuloy lang sa mabuting gawa, pag-ibig, at masayang paglilingkod sa Diyos. Laging paalala niya, magpakaligaya sa Panginoon. Laging magkaroon
mo sa iyong puso. Kahit anong mangyari. Kuweta ko rin. Magaling mong pakalakas ng loob. Kaya masaya kami na sa awa at tulong ng Diyos, naturoan namin ng bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya ikaw, huwag kang magsasariling kalooban, ha? Dito kami sa awa at tulong ng Diyos. Puin nawa ang puso mo, ang puso natin na nalulumbay. Dumadaan talaga yan. Pero hindi dapat tayo malumbay na walang pag-asa. Kapag nanghihina tayo, doon tayo magpakalakas sa Panginoon, magpakaligaya sa Kanya, magpakatibay lang at magpatuloy. Alayan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang ating katulong. Ang sugat, masakit. Hindi man agad-agad naghihilom, pero ang pag-asa natin, may Diyos na magpapagaling. Maaring magkaroon ng lamat, pero hindi na masakit. Nakakatuwa kasi natutunan ko sa bata. Sa batang naturuan ng aral ng Diyos. At sa isang pusong wala ng kabiyak, pero buong-buong lumalaban sa kalumbayan. Maraming salamat sa Diyos sa mga taong laging nagpapaalala to always have a happy heart. Huwag na daw ka. Mabangon! Okay ka lang, ha? Halika, ito na tayo. Ako naman ang madadapa. Parang kapag nadapa tayo kanina. Okay daw. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kawikaan 17:22. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagkatumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kawikaan 22:6.